So, hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan at I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So, andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito patungkol mga kamital kung paano gumawa ng DIY vendor. Kasi mayroon po akong trabaho ngayon mga kamital at kailangan kong magbe-bend ng plate. Yung plate na ibe-bend ko mga kamital ay stainless na plate. Medyo makapal siya mga kamital. Kasi gagamitin ko ito sa roofing ng aming ginawang shed doon sa aming project. Actually, ginawan ko ng video yon yung kung paano gumawa ng rafter. So, yun yung aking gagawin ngayon, yung kanyang roofing naman. So, yung roofing niya ay plain sheet lang siya na stainless. So, hindi naman sana ito yung gagamitin kaso wala pong available na pang roofing talaga, yung corrugated na roofing, ikakabit sana. So, ito yung ipapagamit nila sa pang roofing. Stainless na sheet. Medyo makapal mga kamital, kaya medyo nahirapan ako kung paano gagawin itong ating DIY vendor. Kasi buong plate yung ibibend natin mga kamital. So, ngayon gagawa tayo mga kamital. Hanap tayo ng paraan kung paano natin gawin itong ating DIY vendor. So, bago tayo magsimula mga kamital at kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ng upload. So, let's go mga kamital! Start na tayo! Ibibend natin ngayon mga kametal. Itong plate nito ay stainless to. At ang kapal nito is 1.5 mm. Medyo makapal siya mga kametal. Kaya subukan ko siyang gawan ng DIY lang na binder kung kakayanin. Kasi ayaw nilang ipapatabas ito. Gusto nila ipapabend lang. Ang gusto ko lang sana nito yung tatabasan lang ng kumpi tapos ibibend. So ayaw nilang ganun. I-try ko lang daw muna yung pagbibend. So sa tingin ko medyo maalangayin ako nito kasi ang kapal nito mga kametal. Okay lang sana kung medyo manipis-nipis siya. So yan yung gusto nila, susubukan ko raw. So gagawa ko ng DIY ngayon na binder. So ito yung kanyang kapal mga kametal. So yan. Sana klaro yan, 1.50 by ito yung kapal nya, 1.50, so 1.5 mm, so 4 feet by 8 feet ito mga kamital. So 304L yung code nya sa stainless. So yan, so susubukan ko mga kamital, gagawa ko ng DIY binder. So yung gagamitin ko sa paggawa ng ating binder, itong ating si channel. So yan, yan yung ating gagamitin, 6x2, makapal din yan. So doon ko lang siya gagawin doon sa aking table workshop. Yan, dyan ko siya ilalagay, doon ko ipuporma yung ating binder. Sundan nyo lang mga kamital yung ating paggawa ng ating DIY binder. Kung maganda man ang kinalabasan itong aking paggawa ng DIY binder, so pwede kayong kumuha ng idea mga kamital kung paano natin ito gawin. So tara na mga kamital, simulan na natin. Yan, ito yung gagawin kong DIY na binder. So dahil 8 feet ang haba noong plate na yon, so gagawa din ako ng 8 feet na haba na magkasya yung isang buong plate dito. So subukan ko lang ito mga kamital kung mag-success itong ating gagawin. So sana nga maganda yung kalalabasan. So dito mga kamital, ito yung ilalagay ko na hinges. Lalagay ko dyan, magkabilaan doon sa kabila. So yan, itong hinges tatabasan ko dyan. Yan. Tapos dito naman sa kabila, itong plate na ito dahil na-short dito yung kanyang haba,
ito na lang yung idudugtong kong isang plate nito. Tapos lalagyan ko din dito ng isang hinges din na bolt and nut lang yung gagamitin kong hinges. So yan. So ngayon kakatingin ko yung aking gagawing hinges para kakatingin ko dito para magkasya itong isang bolt na ito na gagawin nating hinges. So yan. So ngayon kakatingin ko yan. Bahar ko karte bahar ko lekin uske aadan tere sab. So ito na siya mga kamital, yung ating DIY bender. Bali ito yung gagawin kong pang-ipit dito sa kanyang plate. Nilagay ko itong plate na ito mga kamital kasi usapin ko dito sa paglalagay ko na yung ating stainless na plate. Kasi itong ating working table, hindi siya balance, hindi straight. Kaya nilagyan ko ng kalang dyan para lapat na lapat yung ating pang-ipit. Itong ating pang-ipit dito. Medyo hindi naman siya perfect mga kametal. At least okay naman yung pagka-bend niya. So ngayon itatry natin yung ating bender kung ano yung resulta niya. So bali ipapatong natin itong ating pang-ipit. Tapos itong ating pang-bend, ito yung ating nilalagyan ko ng handle. Bali tatlong handle yan. Kasi yung ating plate mga kamital ay napakakapal nun. Kaya nilagyan ko ng tatlong handle at tatlong tao ang bibend. Bolt lang yung ginawa ko mga kamital. Pati doon. So yun sa pagbibend yan. So ganito yan. Bali tatlong tao ang maghawak doon. Ayan, ganyan lang. So simpleng bender lang ito mga kamital kasi wala po kaming available na bender. Kaya napilitan po kong gumawa ng DIY na bender. Tsaka yung kanyang plate. Buong plate yung ibibend dito. Bali ganito rin ka laki yung plate na ibibend natin dito. Actually meron na kaming tinisting nito mga kamital. Papakita ko sa inyo. So ito yung resulta niya mga kamital sa pagbibend niya. Ayan. Bali gagawa ko ng apat na ganito. So mayroon akong nabend na 2 piraso. So napakatigas mga kamital. So ganyan na yung itsura ng pagkabend niya. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano namin gagamitin yung ating DIY bender. Okay? So marami pa naman kaming ibibend dito mga kamital. Yan. Ibibend namin lahat yan.
So, papakita namin sa inyo kung paano. Type namin ito. Ipitin namin tapos may ipit mo sa dyan. At dyan, magkabilaan yung bolt niya. Pagkatapos ng ipit nun, ibibindo namin dito. Tingnan natin yung resulta ng kamitan. So yan na po mga kametal, yan na yung ating na-bend na mga stainless plate. So na-bend na namin lahat. So, medyo nahihirapan ako nito mga kametal kasi makapal ito eh. Napakapal itong stainless at medyo matigas siyang i-bend. So sa awa naman ng Diyos, ayos lang din naman ito. At least na na-bend siya. So ganyan na yung resulta niya mga kametal. So yung ginawa nating DIY na bender,
So far okay naman siya. At least na-bench siya mga kamital. So I hope mga kamital nakakuha po kayo ng idea kung paano gumawa ng DIY bender kung sakaling wala kayong bender machine. So kahit hindi naman perfect yung pagkagawa mga kamital, at least konti-konti lang naman yung diferensya. Wala naman problema yan. Okay? So ganyan lang kasimple mga kamital ang paggawa ng ating bender. Kung sakaling wala kayong bender, ito lang mga kamital ay napakahaba nito. Kung maliliit lang naman na mga plate yung ibibend nyo, pwede naman kayong gumawa lang mas maliit pa nito. Kaya lang ito mahaba kasi ayaw nila ipaputol yon yung plate na yon. Gusto nila buo, kaya napilitan akong gumawa ng napakahabang bender. So yun, ganyan lang kasimple mga kamital. I hope nakakuha po kayo ng idea kung paano ito ginawa. So dito naman mga kamital, sa gitna kailangan naka straight talaga yun, lapat na lapat itong ating pangipit. Yan. So kagaya nito, nilagyan ko na lang ng kalang dyan sa gitna kasi itong plate na ito na nilagyan ko hindi siya level. Medyo lumalim siya sa gitna. Kaya nilagyan ko dyan ng kalang. Ayan. So at least okay naman siya mga kamital. So ganyan lang mga kamital. So yun lang mga kamital yung ating paggawa ng ating plate bender, yung ating DIY. So pasensya na kayo mga kamital at hindi masyadong maganda yung pagkagawa ng ating DIY bender kasi sinusubukan ko lang naman ito mga kamital. At least okay naman yung kalalabasan din ng kanyang pag-bend. Kahit may kunti-kunti namang diferensya, okay na yun. So I hope mga kamital ay meron kayong nakuhang idea kung gusto nyong gumawa din ng sarili nyong DIY bender. So pwede po kayong kumuha ng idea kung gusto nyong kumuha ng idea sa ginawa kong DIY bender. Kung mayroon man kayong idagdag, so depende na po sa inyo kung paano nyo gawin. So I hope mayroon kayong nakukuhang aral at I hope nagustuhan nyo ang video na ito. So bago tayo magtatapos mga kamital, isa-shoutout ko muna yung nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout sa iyo dyan na Sir Marvin Legaspi. So mega shoutout sa iyo dyan sir. Kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel mga kamital, ay subscribe nyo na yan at i-click yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So yun lang mga kamital. Maraming salamat sa inyong pagpanood at mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye. We'll be right back.